Chapter 12, Ang Mga Sungay. Sinabi ni Jesus, "Ngayong gabi, anak, pupunta tayo sa iba pang bahagi ng puso ng impyerno. Gusto kong ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga sungay at ipakita sa iyo kung paano sila kinakasangkapan upang palabasin ang mga masasamang espiritu at demonyo doon sa ibabaw ng lupa." Habang nagsasalita si Jesus, nagsimula akong makakita ng isang bukas na pangitain. Sa pangitain ito, nakita ko ang isang lumang farmhouse, patay at kulay abo. Napapalibutan iyon ng maraming patay na puno at matataas na mga damong walang buhay. Nagkalat din ang mga patay na bagay sa bakura ng farmhouse. Walang buhay doon. Ang farmhouse na ito ay talagang nabubulok na at unti-unting lumulubog sa gitna ng bukirin. Walang ibang mga bahay o gusali sa paligid. Ang kamatayan ay nasa lahat ng dako. Alam kong bahagi ng impyerno ang farmhouse na ito. Ngunit hindi ko pa kayang maunawaan ang aking nakikita. Sa loob ng bahay, sa likod ng mga bintanang nababalot ng kadiliman, ay may mga malalaking anino na hugis tao. Ang kanilang mga anyo ay may bahid ng kasamaan. Ang isa sa mga anyo ay lumapit sa may pinto at binuksan iyon. Pinagmasdan ko ang isang malaking lalaki na may matipunong pangangatawan na lumabas sa naturang pinto at naglakad papunta sa balkonahe. Nakita ko siya ng malinaw. Siya ay humigit kumulang sa 6 na talampakan ang taas at may katawan na parang si isang weightlifter. Ang kanyang kulay ay abuhin na kagaya ng sa mga patay na bagay sa paligid. Nakasuot siya ng isang pantalong panlalaki. Kulay abuhin din iyon na gaya ng kanyang balat. Ang kanyang laman ay maihahalin tulad sa balat ng isang ahas. At ang kanyang ulo ay napakalaki. Sa katunayan, ang kanyang ulo ay sobrang laki, kaya halos bumaluktot na ang kanyang mga binte dahil sa bigat niyon. Ang kanyang mga paa ay maihahalin tulad sa mga paa ng isang baboy. Ang kanyang mukha ay mabagsik at masama, at siya ay mukhang napakatanda na. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at napakalaki din ng kanyang mukha. Sa pangitain, nakita ko ang kakila-kilabot na nilalang na ito na bumaba mula sa lumang balkonahe. Nayanig ang lupa habang siya ay naglalakad at tumubo ang mga sungay sa ituktok ng kanyang ulo. Malalaking sungay na tumutubo pa itaas, lumalaki ng lumalaki, hanggang sa hindi ko na makita ang hangganan ng mga sungay. Habang naglalakad siya, nakita ko na ang mga sungay ay napakabagal sa paglaki. Lumalaki sila sa kanyang bawat paghakbang. Tumutubo rin ang iba pang mga sungay mula sa kanyang ulo. Maya-maya pa ay sumibol naman ang maliliit na mga sungay mula sa mas malalaking mga sungay. Nakita ko na ang kanyang ulo ay parang sa isang halimaw, isang makapangyarihan at masamang halimaw na may kakayahang makapangwasak. Yumayanig ang mundo sa kanyang bawat hakbang. Manood ka, sabi ni Jesus. Nakita ko ang mga sungay habang sila ay lumalaki at tumatagos sa mga tahanan, simbahan, ospital, opisina at lahat ng uri ng gusali sa buong mundo.
Ang mga sungay ay nagdulot ng malaking pinsala sa buong kalupaan. Nagsalita ang halimaw at iniluwa sa lupa ang masasamang espiritu. Marami akong nakitang mga tao na naakit ng mga puwersa ng demonyo at nahulog sa mga patibong ni Satanas. Tayo ay nasa isang digmaan ng mabuti laban sa masama, naisip ko. Nasa digmaan tayo. Narinig kong sinabi ng Espiritu ng Panginoon. Isang digmaan ng mabuti laban sa masama. Mula sa mga sungay ay lumitaw ang mga madilim na ulap at itinago ang maraming anyo ng kasamaan na lumalabas sa mundo. Naroon ang lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay na kinamumuhian ng Diyos. Nakita ko ang mga kaharian na sumisibol mula sa lupa at milyon-milyong tao ang nagsimulang sumunod sa mga masasamang puwersa na ito. Nakita kong natanggal ang mga lumang sungay at tumubo ang mga bagong sungay sa kanilang kinaroroonan. Narinig ko si Jesus na nagsabi, "Nagsisimula na itong mangyari ngayon. Ito ay mga bagay na nangyari na, nagaganap na at mangyayari pa lamang. Sasambahin ng mga tao ang kanilang mga sarili sa halip na ang Diyos. Maghahari ang kasamaan sa mga huling araw. Mamahalin ng mga tao ang kanilang mga tahanan, sasakyan, ari-arian, gusali, negosyo, pilak at ginto ng higit sa akin. Magsisi ka." Sabi pa niya, "Sapagkat ako ay isang mapanibughong Diyos. Walang dapat na mauna sa pagsamba ninyo sa akin, kabilang na ang inyong mga anak at ang inyong mga asawa. Gayun din naman, ang Diyos ay Espiritu at dapat ninyo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Pinagmasdan ko ang mga sungay na umabot sa ibabaw ng mundo, tumaas hanggang sa kalangitan. Sumibol ang mga bagong kaharian at nagkaroon ng digmaan at pagkawasak sa buong lupain. Marami ang sumamba sa halimaw na may mga sungay. Ang halimaw na may mga sungay ay pabalik-balik na naglakad, tila nag-iisip, at ang mundo ay lumindol sa ilalim ng kanyang bigat. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya sa loob ng bahay na patay. Lumitaw ang mga madilim na ulap at marami ang namatay sa lupain. Napagmasdan ko ang mundo sa gitna ng isang matinding paghihirap at ako ay nagsimulang manalangin ng buong puso. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami. Biglang lumitaw ang dalawang napakalaking mga halimaw na nagkatawang espiritu mula sa kailalima ng lupa at sila ay nakipaglaban sa isa't isa. Napagtanto ko na sila'y nagmula sa impyerno. Isang malaking pulutong ng mga tao ang sa kanila'y nagmased. Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay na lumitaw mula sa lupa na nasa pagitan nila.
Tumigil sila sa pag-aaway at tumayo sa magkabilang gilid ng isang malaking barko. Sinikap ng dalawang halimaw na sirain ang barko, ngunit hindi nila magawa. Itinulak nila ito pababa sa ilalim ng lupa at inilibing sa pagitan nilang dalawa. Muli silang humarap sa isa't isa, handang ipagpatuloy ang kanilang digmaan. Sa gitna ng palabas na ito, may nagsalitang isang tinig na nagsasabi, "Magmasid ka." Habang ako'y nagmamasid, isang liwanag ang lumitaw sa bahagi kung saan nailibing ang barko. Ang barko ay biglang lumitaw sa ibabaw ng lupa at naging isang malaking disk. Ang dalawang halimaw ay nagbago ng anyo at naging dambuhala at kulay itim. Bumukas ang isang pinto sa harap ng disk. At isang matinding liwanag ang nagmula doon. Kaya naman nakita ko ang mga hagdan sa loob. Ang mga hagdang ito ay pababa. Pababa sa kailaliman ng lupa. At isang tinig ang nagsabi, "Papuntang impyerno." May matinding kasamaan na kumalat sa paligid. At nakaramdam ako ng pagkalito at kabiguan habang ako'y nagmamasid. Isang napakalakas na puwersa ang lumabas mula sa disk. At animoy na paralisa ako. Wala akong matakbuhan, kahit pa na ako'y nasa espiritu. Walang ano-ano, ako'y itinaas ni Jesus sa kalawakan, hanggang sa ako'y nakatingin na sa pangitain mula sa itaas. Nakita ko na ang mga hagdan ay naging escalator, na patuloy na umaakyat at bumababa mula sa sentro ng daigdig. Sa tuwing ako'y nasa tabi ni Jesus, nararamdaman ko ang kaligtasan at kapayapaan. "Ito'y lalabas mula sa impyerno," anang isang tinig. Sinabi ni Jesus, "Magaganap ito. Ito'y magaganap pa lamang. Isulat mo ito upang malaman ng lahat." Sa aking pangitain, ang escalator ay nagtatangan ng mga puwersa ng demonyo at masasamang espiritu. Samantala, ang dalawang halimaw ay nasa magkabilang panig ng barko. At ilang sandali pa, sila ay muling nagbago ng anyo. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw na parang tunog ng mga motor na tumatakbo ng sobrang bilis. Lumaki ang ulo ng mga halimaw at may lumitaw na liwanag sa kanilang mga kamay. Nakita ko na nagsanib ang dalawang halimaw at ang barko, at sila ay naging iisang entidad na lamang. Pagkatapos ay nasaksihan ko ang isang nakapangingilabot na eksena. Nakita ko ang napakaraming kaluluwa na nagmamartsa. At sila ay waring tulog. Pumasok sila sa katawan ng isa sa mga halimaw. Pinanood ko ang nakakatakot na tanawing ito ng ilang oras, hanggang sa ang unang halimaw ay puno na ng mga tao. Bigla ay umatungal ito, nakatulad ng tunog ng isang eroplano na naghahanda na sa paglipad. Naging malinaw sa akin na ang lakas ng halimaw na ito ay nagmumula sa barko. Habang siya ay lumilipad sa himpapawid, siya'y muling nag-anyong tao at ang kanyang ulo ay napuno ng mga ilaw
Nagmumula sa kanya ang malakas na kapangyarihan. Sa paglaho ng unang halimaw sa kalangitan, ang ulo niya ay muling naging barko. Naririnig ko pa ang kanyang pag-atungal nang makita ko na ang pangalawang halimaw ay napupuno na rin ng mga kaluluwa. Nang siya ay tuluyang mapuno, bigla siyang lumipad pataas na parang isang raket. Sinabayan niya sa paglipad ang unang halimaw. Siya ay nag-anyong tao rin gaya ng isa. Mabagal silang lumipad pataas sa madilim na kalawakan. Narinig ko ang kanilang pag-atungal hanggang sa sila'y tuluyang mawala sa aking paningin. Nagnilay-nilay ako sa kahulugan ng mga pangyayaring ito. Nakita ko na ang barko o disk ay muling lumubog sa ilalim ng lupa. Unti-unting nagsara ang lupa hanggang sa tuluyang matabunan ang nasabing barko. Habang unti-unting naglalaho ang pangitain, isang malawak na hukuman ang aking nakita at bigla kong naisip ang tungkol sa paghatol na magaganap sa malaking tronong puti.